Alam niyo ba guys kung ang Quiapo ay mayroong Quinta Market dito sa Maynila? Dito sa South Korea na-discover ko na mayroon pala sila ditong palengke na dinarayo talaga ng napakaraming tao dahil sa kanilang mga nagsasarapang authentic at traditional Korean dishes. At ang galing dahil yung pinapanood ko lang sa Netflix, sa TV ko lang nakikita dati. Ngayon, finally, may kita ko na ng harapan at matitikman ko na ang kanyang luto. Netflix lady kung tawagin at sikat talaga dito sa may Gwangjang Market dahil sa kanyang napakasarap at napakasulit na kalguksu o Korean hand-cut knife noodle. Kung sa atin yagay sa Quinta Market ay kabi-kabila yung nagluluto ng pansit palabok, dito sa may Gwangjang Market ay ganun din, kabi-kabila at hile-hilera din yung nagtitinda ng mga noodle soup. At ang galing nga dito kasi na-feature sila ng Netflix. Kaya ayun, sobrang sumika talaga ng Gwangjang Market, hindi lang sa Korea pero sa buong mundo. At ito, isi-chef ko nga sa inyo kung ano nga ba ang lasa ng kalguksu at ng iba pang mga traditional dishes dito sa may Gwangjang Market. At ayun yagay, sa dito tayo ngayon sa may Gwangjang Market at susubukan nga natin ngayong araw itong kanilang napakasikat at talaga namang dinarayo na dumpling and noodle soup dito sa may Gwangjang Market. So ayan nga guys, so mga halo-halong nationalities ang kasama ko dito. May mga Chinese, Japanese, Korean, and syempre mga Pilipino katulad ko. At ayan nga guys, so 7,000 Korean won. So parang if kaya halin tulad sa atin sa Quiapo, eh parang ito yung palabok nila. At ito, tikman natin kung masarap nga ba talaga. Kaya naman, let's go! Guys, unang higo, kamsamida agad. Tikman muna natin yung sabaw. Ay, grabe. Very comforting at bagay na bagay ngayong malamig na panahon. Very hearty yung sabaw nila. Lasang-lasa mo yung pork na dumplings na pinagpakuluan ng sabaw. Grabe, ang sarap na ito. Must try and must visit pag pumunta kayo ng Korea. Panalo-panalo. At ito naman guys, sikman naman natin yung kanilang bagong gawang noodles. Ayan, tignan natin no, si nanay. Ayan, si Uma, gumagawa pa ng noodles sa inyong harapan. Grabe, bagong luto, bagong gawa. Tikman natin. Grabe. Very firm, tsaka very smooth yung noodles nila dito. Talagang hindi siya commercialized eh. Talagang ang galing, ang astig kasi, ayun o, sarapan nyo mismo ginagawa at niluluto. Grabe to. Must try pag pumunta kang Korea. Panalo, 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 panalo. Oh, grabe, oh, wala pang tingin-tingin yan guys. Oh, oh. Te, yung daliri mo, baka maputol. Grabe, ang galing. Para sa akin, sobrang na-enjoy ko talaga ang aking food trip dito sa may Gwangjang Market. Actually, natikman ko yung kay Cho Yung Sun dun sa may Netflix lady. And I must say na pareho lang din siya dito sa may natikman ko sa ibang nagtitinda ng noodle soup. Kaya kung ako sa inyo guys, try nyo na lang dito sa may iba kasi pareho lang naman sila ng lasa. Sobrang light and meaty nung broth. Tapos ang sarap ng dumplings na pagkakagawa. Yung noodles, very firm and smooth din yung lasa nito. Nakakatuwa din kasi parang nanonood ka ng show. Sa harapan mo mismo nila ginagawa at hinihiwa yung noodles. Ang galing. At syempre, hindi mo kompleto ang food trip kung isang pagkain lang ang ating titikman. So bali, nadami ko rin palang pagkain na tikman dito. Nakatikim ako ng tukboki na malimpierno ang anghang, kayaki, juices, mga scallion pancakes. Pero must try din dito guys yung kanilang cannless style donuts. Blockbuster, sobrang haba din ang pila dito. And ayun, masarap din siya. And that's it, para sa akin, panalo dito sa Gwangjang Market. Yun lang, finish na.